Traders, welcome back to Retire Rich YouTube channel. And in today's video, we are going to finish the CALMA Strategy Complete Guide series. So ito yung last part ng ating CALMA Strategy Complete Guide series. So kung hindi mo pa napanood yung first and second part, yung first part ay ililink ko dyan sa YouTube card, and then the rest of the links sa tatlong video na ito ay ilalagay ko sa description box below. So ngayon, kung bago ka lang sa channel na to, consider subscribing if you want to know sa mga strategies na ating sinishare sa vlog na ito, na atin din natutunan sa Traders Lounge na ngayon ay Traders Den na ang tawag, no? Nagbago na yung kanyang pangalan. So, nandyan yung CALMA Strategy, nandyan yung MAMA Strategy, at yung iba pa ay i-explore natin pag ito ay akin ang na-experience na gamitin. So far, tatlo pa lang yung akin na-experience gamitin. Na-share ko na ang about MAMA Strategy na makikita mo rin ngayon dyan sa link taas sa YouTube card. And then, ito nga, bago ko lang ginamit ang CALMA Strategy like 2-3 months dahil ito nga po ay para sa isang kagaya ko na hindi ganun katutok sa market, which is na-discuss natin yan sa first part of this video series. So ngayon, ang pangatlong part na ito ay ang sell signal. So, or ano nga ba yung paano nga ba ang sell signal? At ano nga ba ito, no? Paano nga ba ito i-execute? Ito yung ating itatackle sa final part ng video na ito. At kasama na rin, no, ng recap kung ano nga ba ang ang CALMA Strategy. So, again, punta tayo ngayon sa aking computer screen at tingnan natin, no? So, nandito tayo kaagad ngayon sa ating sample na Nasdaq na akin ding na trade, no? Ito ay ang BDO. So, gaya ng nabanggit natin noong first part, dahil parang recap na rin to, ang ating buy signal is kapag nag-break nga itong CCI line sa 100 level. So, itong nakikita mong linya, no, horizontal line sa taas, iyan yung positive 100. So, dito naman sa baba, itong pulang linya, iyan ang CCI negative 100. So, ngayon, ang buy signal natin is pag nag-cross itong CCI sa 100 line level na to. At default lang to, no? Default lang tong ating mga inputs at wala kang babaguhin. The moment na i-plot mo yung CCI, yun na yun. So, automatic yan. Yung taas na line is CCI positive 100 at ang sa ibaba naman ay CCI negative 100. So, ngayon, buy signal. Ito nga, pag nag-cross above 100 level itong itim na linya na ito. Most likely, ang hahanapin mo ay yung CCI line na nanggagaling sa baba at tatawid pataas, crossing or breaking out from the CCI positive 100. Kagaya nitong sample na to na ginihuhita natin ng dilaw. At dapat meron siyang confluence dito sa taas. Dapat ang ating price ay above then sa itim na linya na yan, natatawagin nating ALMA, or ang tawag yan ay ang ALMA line. Kasi dalawang indicators meron tayo para sa CALMA Strategy. Meron tayong ALMA line at meron tayong CCI line 100 sa baba. Buy signal kapag merong pagsang-ayon. Sa isang pagkakataon, makikita mo dapat na nag-cross ang CCI above 100. At dito naman sa taas, dapat ang presyo ay above dito sa linya na itim. Ito yung ALMA line. Kung ang CCI 100 lang ang nag-cross at ang price mo ay nasa baba ng linya, hindi yan buy signal. Dapat may pagsang-ayon ang dalawang indicator na ito. Hindi rin pwedeng buy signal kapag
ang price lang ay nag-break above ALMA. At walang pagsang-ayon, hindi magkakasama yung dalawa sa isang pagkakataon na nag-break yung price above ALMA at yung CCI nag-cross or nag-break above CCI 100. Dapat makikita mo nang sabay yung dalawang yan bago ka mag-buy at masasabi nating buy signal. Okay, so ibig sabihin, hindi naman pwedeng sabay na mangyayari yan. Maaaring mauna si CCI na nag-cross, tapos inaantay mo na lang mag-price break at bibili ka na ngayon. Maaaring naunang nag-price break above ALMA at inaantay mo na lang si CCI 100 na mag-cross dito. I mean, yung line na to ay mag-cross sa CCI 100. Inaabangan mo lang ito at ikaw ay mag-buy na. Ngayon, ang buy signal nito is walang sinasabing EOD, walang sinasabing anong oras, kundi kapag nangyari ang dalawang ito, okay, at makikita mo ang dalawang sinyalis ng pagbili, any trading time, any point at the trading day ay pwede kang bumili. Okay, dahil week ang time frame natin. So, yan ay buy signal. Okay? So, it's a recap ha? Kasi ang topic talaga natin dito is sell signal. So, ito rin, meron din tayong buy rito. Ngayon, dito naman, ang sell naman natin ay ito. Yung price ay nag-break below ALMA. Ngayon, yan yung mga sell. So, napunta na tayo sa sell. Pero may mga iba pang parameters, no? Na kailangan i-satisfy pag ikaw ay nag-buy. Siyempre, una, yung risk dapat titingnan mo. Halimbawa, yan, no? Yung bago mag-break. So, ilang percentage yan? So, 3%, 2%, allowable. So, tingnan mo yung risk. Number two, tingnan mo rin yung value. Kung okay ba? May volume ba siya? Dapat 1 million yung value, no? Okay, so, dyan mo makikita kung maganda ba yung volume niya dito sa baba. Yung value naman, pwede mong tingnan, may indicator naman na value din. So, wag na natin masyadong i-emphasize yung buy signal dahil diniscuss na natin yan sa unang video, which is yung buy strategy or buy parameters. Okay, so ngayon sa sell, dito tayo mag-focus ng medyo matagal. Dahil ito yung ating topic talaga. So, nire-recap ko lang ng konti para ma-refresh kayo sa ating buy strategy or buy parameters. So, ngayon, ang sell nito, may konting tip lang tayo, no? Ngayon, pag hawak mo na ang stock na to, dahil halimbawa, nakabili ka na sa area na to. So, yan yung mga time na kahit papano ay pwede ka na magsilip-silip na lang sa market. Sa trading day, hindi kailangan tutukan dahil weekly ka nga naman. So, pwede ka nang pasilip-silip na lang. So, biruin mo, pagkabili mo halimbawa dito, dyan sa area na yan, yung sumunod na kandila ay that is composed of at least 5 days. Yan, puwera na lang kung merong holiday in between. So, most likely ang isang kandila ay composed of 5 trading days mula Lunes hanggang Friday. So, biruin mo yung buong green candle na yan. So, wala kang kaba dyan, no? Pasilip-silip ka lang sa market. Confident ka. Dahil pagkabili mo, the following week, umakyat. Ngayon, ang gagawin mo para hindi ka na masyadong malito habang nagmo-monitor, tanggalin mo na tong, pag nakapag-sell ka, tip number one is tanggalin mo na tong CCI. Dahil wala na siyang rule o wala na siyang silbi. Pag nahawakan mo na ang stock, nakabili ka na, at wala na siyang responsibilidad pagdating sa sell signal. Hindi mo na siya kailangang tingnan. So close mo na yan para bawas iisipin. Okay, ang itira mo na lang, pwede mo nga rin tanggalin na rin yung volume kung gusto mo, pero by default nandyan kasi yan eh. Magandang indicator kasi ang volume kasi matatantya mo kung talaga bang ito ay buhusan na ba o hindi.
So, isa sa tip natin, okay, para sa ating pag-sell, isa sa ma-advise ko sa inyo, isa sa aking ma-advise sa inyo pagdating sa sell, since ang CALMA is a weekly time frame, ang ating sell signal, guys, ay ito na lang ALMA ang basihan. Okay? The moment na ang price mag-break below ALMA, sell signal na yan. Okay? Since nandito tayo sa weekly time frame, sa aking experience, mas mainam na huwag mo nang antayin yung confirmation candle pag ikaw ay nag-sell. Okay? Pag ikaw ay nag-sell dito sa ating CALMA strategy. Yan ay aking observation lang naman. So, ibig sabihin, pag talagang in the middle of the trading week at nakita mo na nag-cross ang price below sa ALMA on a weekly time frame, para sa akin, benta na. Okay, yan yung tip ko. Kasi kung titingnan mo naman, pagka inantay mo pa na nagsarado yung week, okay, or pag inantay mo pa na tumawid, okay, or pwede ring antayin mong mabuo itong kandila na ito at na-confirm mo na nasa baba talaga yung closing niya, closing ng kandila na to on a weekly basis, ay ibenta mo na. Okay, huwag mo nang antayin yung confirmation candle, na antayin mo pa yung next week kung saan nga ba yung pupunta yung kandila na yon. Huwag mo nang antayin yung confirmation dahil masyado nang lalalim at mawawala na yung iyong gain. So huwag mong intindihin yung kandila na yan, na dapat sana dito ako nakapagbenta, may mga ganun-ganung ano yan eh. Mapo-FOMO tayo, no? Dapat di ko pa bininta ko na rito. E paano kung, di ba, tuluyan ang bumuhos yan? So, genius ka na, guys, pag natuktukan mo yan, ibig sabihin, nabenta mo yan dyan. Ngayon, dito naman, nung bumaba, at bininta mo na kaagad, sabihin mo, tama ako dahil sundin mo talaga yung ating strategy. Dapat pag-break ng ALMA ka lang magbenta. Kasi dito, kung halimbawa, nung nag-touch na siya dito, bininta mo na kaagad, paano pag umakyat uli nung next na trading week? Di ba? Sayang naman. So, antayin mo talaga na mag-break siya sa ALMA line. Or matapos yung, sabihin natin, siguro matapos yung buong, yung pinaka-confirmation mo, na matapos yung week, at confirm na ang presyo ay nag-close below sa ALMA, benta mo na. Okay? Kasi nag-confirm yan, Friday yan lagi ang confirmation na talagang nagsara. So, huwag mo nang antayin, para sa akin ha, huwag mo nang antayin yung sumunod na kandila kung confirm ba talaga na sa baba na siya, dahil kung talagang tuluyan ngang bumaba, masyado nang nakain yung gain mo na sana, no? So, yun ang aking observation. Ngayon, ibalik natin yung ating ibalik natin yung ating CCI. Maghanap pa tayo ng mga iba pang entry. Tanggalin natin si value, no? So, ngayon, ako, sasample ko sa inyo yung aking buy, no? May isa pa akong tip na i-share sa inyo dito sa pag-sell, no? Base sa aking tatlong buwan na experience, no? Depende naman kasi sa iyo yan. So, dito guys, nakabili ako, no? Ng stock na to noong November 10. Okay? So, dito, itong kandila na to. Okay? So, nag-cross yan dyan. Dito ako nakabili. At nabili ko siya ng November 10 at 96.65 na price. So, titingnan natin. Guguhitan ko lang ha. Saan level ako? So, dito ako nakabili itong sa kandila na to. Nabili ko siya at 96.65.
Okay? So, lagay natin, no? 96.65. Medyo mahaba itong video natin na to. So, panoorin mo hanggang dulo para wala kang ma-miss. Okay? So, dyan ko siya nabili. Actually, natuktukan ako sa week na to, no? Dyan yan. So, sinukat ko yung aking risk. Okay? Mula dyan hanggang sa una siyang mag-break muli yung price, no? Bilhin natin dyan. So, nasa mga 5%. So, para sa akin, sa CALMA Strategy, tolerable ito. So, bumili ako nung nag-cross yan. At above ALMA naman na yung price. At dito sa area na to, ako nakabili sa kandila na to. At that level na sinabi ko, 96.65. Ngayon, hindi ako marunong gumamit ng yung take profit, no? TP. Na sinasabi lang, hindi ko masyadong maintindihan yan nung CALMA ang gamit ko. Yung MAMA strategy ang gamit ko. Dito ko na-apply ang ibig sabihin ng take profit pagdating sa CALMA strategy. Dahil nga, since pasilip-silip ka lang sa market, no? So, sayang naman, nung time na, halimbawa, hindi ka nakatutok sa market na yun dahil may trabaho ka, isa kang OFW, kagaya ko, kaya mo nga pinili ang strategy na to dahil ito yung bagay sa'yo, no? Dahil hindi ka tutok sa market. So, what if naman, nung time na hindi ka tutok sa market, ay nag-rally yung stock? Okay? So, ngayon, ang pinakamainam dyan, para hindi mo at least ma-miss yun, yung mga big gains, na nangyayari sa araw na kung saan hindi ka nakatutok or di ka nakamonitor sa iyong stock, doon papasok yung mag-set ka ng sell order, guys, ayon doon sa TP mo. So, ito ngayon, nung nabili ko yan dyan dito, sa yellow na yan, no, nakikita mo. Tiningnan ko, bago ako pumasok dyan, tiningnan ko kaagad din saan yung mga areas yung unang resistance na ma-meet nito. So, tiningnan ko yan. So, sabi ko, ang resistance niyan ay somewhere here, no? Yung unang kandila na yan. Dito. Kasi may nagre-resist yan dito or nagsusupport yan dito, di ba? Ang support resistance kasi is yung mga areas na maraming kandila at meron siyang tinatawag na wheel space in time. So, ito yung mga area na nandyan yung buying and selling, no? Yan yung mga support or base na sinasabi. Na mga area na kung saan dyan magtatagal yung range ng mga prices ay dyan maglalaro sa mga area na yan. Dahil andyan yung sinasabi nilang support resistance areas or mga value areas, no? So, dyan ibig sabihin tatagal yung price or dyan mag-hold. Okay? It's either dyan mag-hold dahil support or dyan mag-resist dahil nag-act as resistance. Okay? Act as resistance pagka nasa taas ng price yung support. I mean yung value area. So, pag nasa taas, resistance yan. Pag nasa baba, nagsusupport. So, ito yung, pagkabili ko dito, ito yung nakita kong area na kung saan maaaring mauumpog, no? Mauumpog yung presyo. At mag-hold pa ng matagal or magigilid bago man ito tuluyan pang umakyat. So, by definition, tayo ay trader, short term lang yung inaalaw nating time frame. So, ayaw natin yung mga gumigilid ng matagal, kagaya yan, pagka dyan ka umabot na yung price diyan at hindi ka na kapag take profit, just for example. So antayin mong gumilid ng matagal yan diyan, lugi ka sa time because time is money, no? Para sa mga stocks traders dahil short term tayo, hindi tayo investors, no? So stocks trading ang pinag-uusapan natin dito. So ngayon ang gagawin mo, guys, para hindi masayang yung mga move, halimbawa pagka nag-rally ang isang stocks while ikaw ay hindi makasilip sa market, mag-iwan ka ng
sell signal, guys, or sell orders, sorry. Mag-iwan ka ng sell order, siguro mga yung sinasawa nilang GTC, or pwedeng kung araw-araw ka naman kahit papano makasilip, sa isang araw nakakasilip ka ng isang beses sa gabi or sa umaga, depende kung anong oras, anong time zone ka, kung saan ka nagtatrabaho bilang isang OFW or nagtatrabaho sa Pinas. Okay? So, sa akin, nakita ko nandito yung value zone niya. So, most likely, pagkabili ko rito, dito sa area na to, sabi ko, baka dyan siya mauumpog kung sakasakali. So, the following week kasi, binigyan niya ako ng magandang run, di ba? O, isang buong week yan. The following week na after ko mag-buy. Okay? November 10, guys, is anong araw? Yung pagkabili ko niyan. November 10 is Webes na nga yan eh. Sorry. December nga pala to. November 10 is Martes. So, namutla pa ako ng konti dyan. Dahil binili ko ng Martes, bumagsak pa yan eh. At nag-close pa siya nung Friday, dito talaga sa baba. Munti ka nang masagasaan yung ating sell signal dyan or cut point dyan, no? So, muntik na ako mamupla. Sabi ko, whipso. Buti na lang pagdating ng sumunod na week, nung Lunes, itong kandila na ito, itong limang araw na trading week na to ay talagang nag-rally siya, no? So, ngayon, tinitingnan ko yan, saan kaya pwedeng maumpog? So, dinidefine ko yung mga areas na yan. So, maaring dyan. So, ginawa ko, guys. Okay, ginawa ko. Nag-iwan ako ng sell order. At, huwag kang greedy. Lagi mong unahan kung saan yung value zone. So, tingin mo, nandyan yung resistance, itong area na to, ito yung zone na kung saan magkaroon ng buying ceiling, dyan mag-hold yung price or magre-resist at matatagalan yung pag-akyat or pagbaba para matrigger ang yung mga sell signals. Mag-iwan ka ng sell order somewhere here at uunahan mo ng konti. So, ginawa ko, guys, dahil alam ko dyan yung mga areas, no, kung susuriin mo, dyan yung mga area na magkaroon ng resistance. So, nag-iwan ako ng sell order. Okay. At 110. So, iniwan ko yan dyan. So, 110, ha? So, lagay ko yung 110. So, dyan! Sa baba mismo. Hindi ko nilagay doon sa value zone. Baka hindi pa siya aabot dyan. Mag-resist na siya dahil hindi naman yan solid talaga na yung price levels na yan. Yan yung resistance. It's an area. It's a range of price between siguro from 110 to shall we say from 117. Yan yung mga areas na doon maglalaro, mag-hold, mag-resist yung prices bago siya tuluyan bang umakyat or gumilid or bumagsak. So, ginawa ko, nag-iwan ako ng sell order at 110. While, hindi ako nakatutok sa market. Kasi, malay mo biglang mag-move up, tapos, babagsak na siya, ng matagal, o di sayang yung move na yun, guys. So, yun nga ang nangyari. So, pagkabili ko rito sa may yellow, okay, tanggalin natin yung ating risk calculation dyan para malinaw. So, pagkabili ko dito sa yellow, guys, binigyan ako ng magandang run nung the following week. At sabi ko, sayang naman tong gain na to. Pag nadagdagan next week, ito nga dito, naglagay ako ng sell order, iniwan ko lang at 110. At tama nga naman, the moment na naglagay ako, na-hit talaga siya nung week na yon. Okay, nag-rally siya. Nakita mo yung buntot na yan, yung kandila na yan na may mahabang buntot. Naabot niya yung area na to, guys. Okay, nag-close ang candle na to ng 100. Dito ba? Nag-close siya or ang highest niya, okay, is 111 actually. Bago siya tuluyang bumagsak at nag-close at 103.
itong week na to, itong pulang kandila to, pero na-hit niya yung aking iniwan na sell order. So, automatic, nakabenta na ako dyan. Okay? At nangyari nga yan noong November 18. So, ayan, nakikita nyo yung aking my trade, ano bang tawag dyan? Trade history, no? Pa-plus ko dyan, no? Nakikita nyo ba? Okay, ayan. Yan yung aking sell dito noong November. Kulayan natin. Lagyan natin ng dilaw. November 18. Diyan. So, ngayon, pagkabili, sinasabi natin ang time is money, no? So, nung umakyat yan dyan, wala nang regrets kung yan pa ba ay aakyat or kung ano pa ang mangyayari dyan sa stocks na yan. Wala na akong pakialam dito sa video na to. Okay? Kung aakyat ba yan or hindi na ba. Halimbawa, sabihin mo, tingnan mo, umakyat pa. After how many weeks uli? 1, 2, 3 weeks ulit yan. Puro paakyat, sayang naman. O, diba? Pero nakatipin ako rito, wala na akong pakialam. Hindi mo na iisipin yun. Ay, sayang naman. Oh, nag-113 pa siya ngayon. Nabenta mo sa 110. Wala na akong pakialam dyan, guys. Binalikan ko lang to dahil sa illustration na to. Pero wala na akong pakialam. Trading tayo eh. Diba? Wala na tayong pakialam. Okay? Kung yan ay babagsak dyan or aakyat pa ba yan. What if kung tuluyan na nga siyang bumagsak dito? Pero isto ay isang tip lamang, guys, no? Isang tip lamang as part na in-incorporate ko sa CALMA strategy. Meaning, mag-iwan ng sell order at a reasonable place na nandyan yung value zone na kung saan maaaring mag-resist yung price. Okay, at kung masagasahan ito, magpasalamat ka na lang. Huwag ka nang ma-FOMO pagka nag-run pa kagaya nito yung price. Pero, meron talagang ultimate na sell signal, of course, ang CALMA strategy. Nasa sayo kung ang aking tinatawag nitong tip na binibigay sa inyo ay susundin mo ba o hindi. Okay, ito kasi ay naisip ko dahil nga pasilip-silipin tayo sa market, diba guys? Okay, so nilagay ko lang siya at an area na kung saan para sa akin ay reasonable. At hindi naging greedy. So, nilagay ko lang dyan. At na-hit siya. So, no regrets. Pero, meron talagang sell signal ayon doon sa Trader's Lounge or sa Trader's Den ang CALMA strategy, which is ang ALMA break. So, dapat, kung sinunod ko yung strategy, ay hindi ko pa naibenta ang stock na ito. Dapat ay hawak ko pa ito hanggang ngayon. Pero na lang kung taranta ako dito nung na-hit niya na nahalikan niya yung ALMA line at napabenta ko, abay sa akin na naman 'yon. Pero wag nating ganun gawin 'yun, guys. Dapat ano tayo, sumusunod tayo sa ating strategy. Disiplina talaga 'to. So, ina-add ko lang sa aking mga techniques, no, sa paggamit sa CALMA itong paglagay ng TP while hindi ako nakatutok sa market. Okay, kasi wala naman tayong ano eh. Ang pinaka-safe talaga nito is kung meron tayo sanang ano bang tawag doon? Cut loss, auto cut loss, no? Yun dapat ang ilagay ko, auto cut loss. Pero since hindi naman ganon, wala naman tayong ganon. Kasi pag nag-GTC ka at ilagay mo sa mababa ang presyo, yung sell mo, kaysa price, current price, mag-trigger yan, automatic. Mag-execute yung order. So, wala tayong auto-cut loss. So, TP nilalagay ko. Pero ang tamang turo sa CALMA strategy sa Traders Den ay sell signal pag break ALMA. Which is hindi ko sinunod sa pagkakataon na ito dahil tinamaan yung aking TP or aking sell order dito sa 110. Pero hindi ako nang hihinayang dahil sa loob ng 3 weeks na ito na itinaas niya, ay may nahanap naman na ako na ibang
stock na kung saan doon na naman ako naglagay ng pera, or doon naman ako nag-trade, at again using Calma Strategy. So yon guys, yon ang aking may share sa inyo regarding sa paggamit ko sa Calma Strategy, my understanding doon sa traders din, at sarili kong in addition to that, yung aking tip na aking senior sa inyo while using nga sa strategy na to. So I hope na masyadong mahaba, I hope sinamahan niyo ako hanggang dulo. Okay, so maraming salamat, at kung meron kang tanong, paki-comment lang dyan sa baba. Okay, kung meron kang tanong, paki-comment lang dyan sa baba, at pilitin natin sagutin yan. So disclaimer lang, hindi tayo no nagmamarunong, nagmamagaling dito bilang trader. Isa lang din akong second year sa stocks trading, na para sa akin ay isang bachelor's degree. Sasabi kong ako ay veteran na pagka nakagraduate na ako, bachelor's degree, pag naka pumasok na ako sa panglimang taon, pag nasa fifth year na ako, sabihin ko ng sarili ko na veteran ako. Pero sa ngayon, pang second year ko, sabihin kong newbie pa lang po ako. Okay? Hindi nagyayabang, hindi nagmamarunong, kundi nagsishare lamang po. Okay? Sa mga experience ko dito. So, ito rin ay parang journal ko na rin, no? Isang video journal about sa aking mga trades. And I hope meron kayong natutunan sa napakahabang video na ito. Sa last part ng Calma series. So, yung iba nagre-reklamo dahil nga naghahang daw yung pangalawang video. So, try kong i-fix yun. So, re-uploaded siguro. Ang gagawin ko, mag-re-upload ako. At gagawin ko yan sana this week. Last week ko pa dapat gawin, ginawa tong video na ito, pero hindi ko nagawa dahil na-busy rin tayo, no? Balik trabaho na kasi tayo after kong maka-recover sa corona. So guys, thank you so much for watching, and I will see you sa susunod na video. At kung ikaw ay bago sa channel na to, consider subscribing. At kung ikaw naman ay nagbabalik, maraming salamat po. Hands to head, salute, sabi nga ni James Gianni, no? James Gianni. Okay, thank you so much guys. I will see you sa susunod nating video.